Dapat pag nilagay na dyan, makutulog na. Sino yung matutulog? Ha? Yung manok mo. Ba't kung pinapatulog yung manok? Narunok kay. Ah, yung manok. Tanya mga kabalasubas, eh, yung cellphone mo pala talaga, eh, minsan maraming virus, parang sa gobyerno lang. Yung hindi mo kukulikutin, hindi mo malalaman, namuntik na palang mawala yung ano, yung mga apps mo. Parang sa gobyerno lang, daming virus. Tingnan nyo, kung hindi kunlikot yun, hindi rin malalaman ng publiko na yung divisorya wala na pala. Hindi na pag-aari ng gobyerno, kung di pag-aari na ng private sector. Parang ano lang, binintala ng panahon ng pandemic. Yan, may bisita ako mga kabalasubas yan. Yung cute na bata na yan, oh. O yan. Diba? Ganoon lang yung mga kabalasubas, yung ano. Yung Divisoria Mall, bininta na. Kaya wala na. Ang mga nagtitinda dyan, kawawa na. Yung mga matagal na dyan na nagtatrabaho, matagal na nagtitinda, wala na. Galit sa magnanakaw. Galit sa mga nagbibenta. Yun pala, may sakit din pala. Parang si Ramos lang. At saka si Atienza. Abad Santos, napunta na rin sa ibang ano, sektor. Pare-parehas lang talaga yung nasa gobyerno. Puro sila bintang kay Marcos na magnanakaw. Sila pala mga buhaya. Kawawa naman itong mga vendors dyan sa Divisoria Mall ngayon, mga kabalasubas, kasi wala na. Nung kasagsaga ng pandemic, doon yung ibininta yung Divisoria Mall. Kaya yung mga nagtitinda dyan, eh, siyempre, kawawa. Sabi niya, yung crisis daw ng gobyerno, nangangailangan daw ng magmamanage yung organ. Siya daw yung sarili niya raw yung hinahain niya patungo doon sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi kaya pati mga kaluluwa natin ibinta din? Diba? Nice move, Mio Risco. Ang ganda ng ginawa mo sa Divisoria Mall, bininta mo. Siguro, kailangan mo lang talagang gawin yan kasi tatakbo kapag ka-presidente. Pero kung totoo man yan, mga kabalasubas, eh, dapat managot siya doon sa managot siya sa saligang batas. Mayor ka pa nga lang, nagbinta ka na ng property ng gobyerno. Paano lang kaya kung maging presidente ka na? Diba? Ang latas mong mga akala mo, shooting yung ginagawa mo. Hindi naman shooting yung ina-applyan mong trabaho, yung hindi yung mono ka ng Republika ng Pilipinas. E para sa akin mga kalabalasubas, yan ang dapat natin ibuto. Si Isko Moreno, kasi si Pinyo yung Divisoria Mall, sino basta. Kaya sigurado nga asinso yung bayan natin para sa ganyan. Iyan na natin, ibuto na natin yan sa pagka-presidente kasi para lalo tayong umunlad yung mga kabalasubas. Isipin nyo yung kawawa dyan, yung mga vendors na matagal na dyan nagtitinda dyan sa Divisoria. Bata pa ako, Divisoria Mall na yan. Ngayon, ilang taon na ako, Divisoria pa rin ngayon. Ang problema lang ngayon, hindi na po pagmamayari ng Maynila. Yan ay pag-aari na po ng private sector. Kaya yung mga kabalasubas, ano kaya ang magandang ano dyan? Ngayon ay tumatakbo siya sa pagka-presidente. Inahain niya raw yung sarili niya para sa atin, para matugunan daw yung krisis natin dito sa ating bansa. Nung kasagsaga ng epidemya, yung pandemic, doon niya pa ibininta yung ano, kasi tinulong daw. Kaya maganda ang utak, genius, matalino. Kaya ganyan ang mga tularan natin ng mga politiko, mga kabalasubas. Ibuto natin para sa pagkapangulo ng ating bansa.
At doon din kay nakikita ko na, pag nakikita ko rin yung mga dialogo ni Chris Aquino, mga kabalasubas, talagang maaawa ka rin. Itinatagubilin tayo doon kay Lino Robredo kasi yun daw ang pag-asa ng ating bayan, pag-asa ng ating bansa, dahil doon daw ang sinabi ng kapatid niya na si Panot yung kinainan ng lupa, na si Lino Robredo daw ang dapat na maging presidente kasi mayroon daw puso at kaya tayo ipaglaban sa naman. 9 months ago na raw nakalipas mula nung kainin ng lupa si Ninoy Aquino. Kaya pagpilihan na lang natin, mga kabalasubas, kung sinong magandang iboto dyan. Si Isko Moreno na mautak, ibininta yung Divisoria Mall, o si Lino Robredo na dating pauloyer na hindi rin alam kung anong gagawin. Yun yung mga magandang gawin natin na pinuno ng ating bansa, yung mga ganyan. So, si Manny Pacquiao. Kasi si Bubungong Marcos, magnanakaw yun eh. Ayun, magnanakaw, anak ng mandarambong, anak ng diktador, bag natin ibuto yun. Kasi yung sa kanya, ano eh, unity. Wala naman siyang binibigay na ano eh. Wala siyang ibinibigay na plataforma. Kaya yung bumuto natin, yung magandang plataforma, yung inahain ang sarili tungo sa ating mga mahihirap, at saka yung inahain yung sarili para sa Tarlac. Uy, sa Tarlac. Narinig niyo yung sinabi ni Chris Aquino, yung mga walang utang na loob. Eh, malaki ang utang na loob natin, siguro doon tayo bumuto na lang din kay Lino Robredo kasi kagaya naman. O kung di naman kay Isko Moreno kasi maganda ang utak. Asinso ang bansa natin. Si Bongbong Marcos kasi, ano, magnanakaw, anak ng diktador, tax evader, hindi nagbayad ng estate tax. Kaya yun ang, huwag natin iboto yun. Boto natin yung mga ano, nagbinta ng Divisoria Mall, at saka yung ipinaglalaban yung West Philippine Sea. Yung mga iboto natin. No? Sila Sara Duterte, huwag natin iboto yun. Iboto natin yung mga ano, yung mga nagbinta ng Divisoria Mall. Ang kapal ng mukha mo. Ano naman ang ginawa mo, Isko? Ba naman ginawa mo? Alam mo namang tumatakbo ka sa pagka-presidente. Bakit nang ginawa mo? Sa dami-dami nang ibibinta mo, Divisoria Mall pa ang naisipan mo ibinta. Eh ngayon, inatukasan ng sambayan ng Pilipino. Paano pa yan? Paano mo ngayon ipapaliwanag? Ba? Lalong umiinit yung panahon, parang ikaw lang. Umiinit na rin. Yan mga kabalasubas. Ang iboto natin yung mga nagbibinta ng Divisoria Mall, yung mga hindi kurakot, yung mga hindi kurakot na tao, yung mga tulad niyan, yung alam niya yung mga kategori ng kahirapan ng tao, yung malang squatter, yung nagmula sa squatter hanggang sa naging mayor, hanggang ngayon ay hinahain na yung pagkatao doon sa pagiging pangulo ng bansa. At saka yung ano, yung kinabili ni Panot, ni Aquino, pagpilihan lang natin, no? Kung saan ang iboto natin. Wala akong pakialam. Hindi naman ako buboto rin, eh. Pilihan nyo lang kung sino maganda dyan sa dalawa. Huwag natin iboto yung magnanakaw yun, anak ng magnanakaw. Huwag iboto natin yung mga hindi magnanakaw, yung mga nagbibinta lang. Ano ka pinagkaiba nun? Yung hindi nagnakaw, at saka yung magnanakaw. Yung hindi magnakaw, nagbinta. Yung magnanakaw na sinasabi, wala namang ebidensya. Yung mga kabalasubas. At saka yung inabili ni Ninoy Aquino na yun daw ang nararapat na maging pangulo ng ating bansa, si
Lenny Robredo. Para naman sila Pacquiao at saka si Ping Lacson. Kawawa naman yun kung hindi natin din maisipan ni Boto yun. Ito mga kabalasobas na iniano ko lang. Kung sakaling matalo si Manny Pacquiao, ano kaya ang magiging hakbang niya kanyang buhay? Ibilyon-bilyon na yung natal na nanon niya na ipamigay sa tao. Pag si Manny Pacquiao nanalo pagka presidente, magbabawi sa gastos. Pero pag natalo si Manny Pacquiao, magbabalik siya pagka baksingero. Yun, speculation ko lang mga kabalasubas. Pag natalo si Pacquiao, magpapasuntok ulit sa mukha. Pag nanalo si Pacquiao, marami ang gagawing project, yung mga build ni Pangulong Rodrigo Duterte, magbabawi. Yung hula ko lang naman to, hindi naman to, hula lang. Pwede mangyari, pwede hindi. Pero ako, itingin ko talaga sa kanya, pag natalo siya, magpapasuntok siya ulit sa mukha. Magkikipagbasagan ulit sa ring. Pampilo Lacson. Si Pampilo Lacson naman mga kabalasubas, naguguluhan na rin siya sa mga kategorya ng ano, kategorya ng politika. Kaya kayo na lang umusga mga kabalasubas kung sino dapat atibo ko. Yung magnanakaw na sinasabi o yung nagbinta ng Divisoria Mall o yung hinabili ni Panot. Ano bang ginawa ni Panot pala? No? Wala namang ginawa rin si Panot na maganda. Yung nanay wala rin ginawang maganda. Yung nanay ang mga project nun puro tulay tsaka mga ribulto. Yung anak ganun din, mga ribulto at saka yung limandaan. Mga ribulto tsaka limandaan. Yung limandaan yun naalala nyo nung namatay si Ninoy Aquino, nilagay sa limandaan. Nung namatay si Cory Aquino, nilagay sa limandaan. Ipatay na si Ninoy Aquino, lalagay ulit yan sa limandaan. Ibig sabihin, maninirahan sila sa limandaan. Anak ng toko mga kabaloso boss, nahihilo na ang pagmuka ko, nahihilo na ang utak ko sa sobrang pag-iisip sa kanila. Hanggang sa muli mga kabalaso boss, ang iyong lingkod nagsasabi ng maraming salamat sa inyong panonood at paki-like at paki-subscribe lang ng aking YouTube channel. At paki-hit na rin ang aking notification bell para sa mga susunod na ating mga upload. At sana iboto nyo yung nagbinta ng Divisoria Mall. At huwag nating kawaan yung mga vendors dun. Ang kawaan po natin yung tumatakbo na maging pangulo ng ating bansa. At muli, ako si Kabalasubas ang nagsasabing walang hiya ka.